Hello guys! Welcome to my channel, Lemon TV Vlog. Pansamantala ko munang ililihis yung aking vlog sa mga e-bike. Dahil ang focus ko ngayon ay ma-share sa inyo yung itinayo kong negosyo. Naglagay kasi ako ng coffee vending machine dito sa amin, dito sa Malolos. Kasi nakita ko baka potential siya na kumita ng extra income. So, isi-share ko lang sa inyo kung ano or kung magkano nga ba ang nagastos ko mula sa pagbili ng machine hanggang sa pagbili or pagtatayo ng machine dito sa pwesto ko. Yun lang gastos ko ha, yung mga expenses para makapaglagay ka ng isang coffee vending machine. Yun ang isishare ko sa inyo. Yung kita siguro to follow kasi bago pa lang yung coffee vending machine. So guys, panoorin nyo to, baka sakaling makatulong nyo at baka sakali rin na magustuhan nyo yung video at malay nyo, ilagay din kayo ng coffee vending machine. Extra income lang to guys. So I'll see you after the intro. Bye! So guys, nandito tayo ngayon sa Barangay San Vicente, Lucero Street dito sa Malolo City kung saan taga dito ako. So makikita nyo guys yung tong kalsada namin, napaka-busy nito dito. Ang daanan ng mga jeep galing ng San Fernando, papuntang San Fernando, papunta ng bayan, tricycle, pedicabs at few steps away lang guys, palengke na ang mapupuntahan ninyo dito sa amin. So dito ko naisip maglagay ng coffee vending machine. Kasi ako yung tipo na ayokong binabantayan yung negosyo. Eh ang coffee vending machine, hindi nyo kailangan bantayan guys. Momonitor nyo lang yon, yung powder niya, yung tubig niya, yung etc. etc. Hindi nyo kailangan bantayan. So naisip ko nga yun, kaya umorder ako online ng coffee vending machine. Kaya ang nakuha ko, ang napili kong brand ay ang Barista Choy. Sa Barista Choy, meron kayong tatlong packages na pagpipilian. Iba-iba ang presyo nun. Iba-iba rin yung mga stock na kasama nun. So, ang napili ko is yung pinakamalaki. Pero later on, papakita ko sa inyo sa video kung magkakano yung nakuha ko at kung magkakano rin yung mga ibang packages nila kasama yung mga stock. Stay tuned guys. Marami kayong matututunan. So, pagdating nga nitong coffee vending machine, pinick up ko na siya dito sa Maynila tapos dinala ko na sa bahay para buksan. Kaya yan matangkad guys kasi yung ibabaw na kahon niyan, yan yung mga stock nyo. Stock ng powder at pati na rin ng cups. So iuwi ko to ngayon at doon ko i-unbox. So eto na ngayon yung coffee vending machine. At eto naman yung mga stocks na kasama. Tigpo 4 kilos ng bawat flavor. Tatlong klase yung flavor nila. May Pinoy coffee, may choco at merong white coffee. At kasama na rin dito ang 600 na cups na pwede nyo magamit. Hintayin nyo guys sa price reveal kung magkano itong kinuha kong package. May tatlo silang package na pwede nyo pagpilian. By the way guys, maraming brand ang coffee vending machine. At ang napili ko nga ang Barista Choy kasi nakita ko yung mga reviews ng Barista Choy. Magaganda yung reviews nila at talagang imomonitor ka nila, talagang tutulungan ka nila kapag nagtayo ka ng ganitong business. Dito sa pagitan ng barbershop at ng vulcanizing shop ko, ilalagay ang coffee vending machine. So dahil nga exposed ang machine, ang paglalagyan ko ng machine, kailangan ko magpagawa ng housing. Kailangan kong bumili ng angle bar at round bar para sa kanyang steel housing. Pero kung kayo ay may-ari ng tindahan, hindi nyo na kailangan magpagawa pa ng housing dahil pwedeng-pwede nyo naman bantayan ito. So maya-maya sa video, makikita nyo na ang price reveal para sa mga presyo ng mga materyales. So pagkaraan ng ilang oras, eto na nga, natapos na ang ating steel housing para sa ating vending machine. Subok na matibay, subok na matatag. Price reveal na tayo guys! Ang coffee vending machine na nabili ko ay worth
21,990. May kasamang 12 kilo ng tatlong klase ng flavor at 600 na cups. Meron din silang package na 18,990 at meron din silang 19,990. Sinunod ko naman bilhin ay ang angle bar na 20 feet. 275 ang isang piraso. Tatlo ang kailangan ko nito. At isang round bar na 10 millimeter na 180 pesos ang isa. Bumili na rin ako ng spray paint na worth 100 pesos ang isa para mapinturahan ko ang steel housing para wag kalawangin. At syempre guys, hindi mawawala ang tarpaulin para ma-inform ko ang tao na lumaki na ang baso ng coffee vending machine na to at 10 pesos na ang isang baso. At syempre pampaganda din to ng inyong negosyo. Ang tarpaulin na worth 60 pesos. At syempre, kailangan natin ng galon ng tubig. Kaya bumili ako ng 3 galon na worth 200 pesos ang isa dahil brand new kasama yung lalagyan. At syempre, para naman maging secured ang ating machine, bumili ako ng padlock na worth 270 para silyadong silyado siya. Pati na rin ang kanyong galon ng tubig, kailangan nyo ipadlock. Kaya ito, bumili ko ng worth 140 pesos. At syempre, bumili rin ako ng signboard para agaw pansin, worth 420 online. At para magliwanag ang kapaligiran, bumili rin ako ng bumbilya na worth 140. At para mapagana ko ang lahat ng ito, kailangan kong bumili ng extension cord para maisaksak ko sa kuryente at gumana na at kumita na tayo. Itong lahat na ito ay worth 300 pesos. So since bago nga itong machine na to, nagpagawa rin ako guys ng mga decals o yung mga sticker para ma-inform ang tao na open ang aking business. Kailangan hulugan siya ng 25 piso. Nagpagawa rin ako ng decals na yan para magandang tignan dahil walang nakalagay na decals ang Barista Choi. Bare na puti lang yan. Nagpagawa rin ako ng mga label kung anong mga flavor na pwede nilang pindutin. At gumastos ako ng 200 pesos sa mga stickers o decals na yan. At syempre, dahil nga nasa labas ang aking machine, kinailangan kong bumili ng CCTV worth 600 pesos para ma-monitor ko ang aking negosyo kahit malayo ako sa aming bahay. Malaking-malaki ang naitulong sa akin itong CCTV na to. And guys, ito na yung pinakahuli kong binili, ang Durabox na ito na worth 400 pesos. Ito para malagyan ko lang nung mga stock ko na mga flavoring, yung mga cups, yung mga gamit para sa machine, diyan ko siya ilalagay. Pero syempre kasi baka flavoring yan, baka lapitan or kagatin ng mga mababait, kaya ako nilagyan ng Durabox. At eto na nga guys, ang aking Barista Choi coffee vending machine. Ito ang aking extra income. Tandaan nyo guys, yung laki ng kikitain sa mga ganitong negosyo ay depende sa lokasyon at depende rin sa lasa ng inyong mga flavoring. Sa susunod kong video, yun namang kinita ko o kinita ng vending machine ang ibablog ko para sa That's inyo. That's it guys, sana makatulong sa inyo ang video na to. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. Paki-like na rin po and paki-share na rin po ang video kong ito. I'll see you again sa next vlog ko and God bless you, God bless us all and bye-bye for now.